Narito po News TV Quick Response Team ngayon sa Rosario, Cavite, kung saan isang oil spill nga po naganap dito mula sa pipeline ng petrol. Mamaya po makausap natin ang Coast Guard at BFAR kaugnay po ng pangyaring ito. At naikwento po ng mga residente dito sa atin na karaniwan ay abala mga lugar na ito para sa mga residente na nangunguha po ng mga tahong o kaya ay talaba. Pero sa pagkakataon pong ito ay ito nga po tahimik ang lugar at wala pong pagkakakitaan yung mga kababayan natin. Ito po ang isang bahagi ng dagat dito at makikita nyo meron pa hong manipis na traces ng langis dito po sa karagatan nila. Sa katunayan mga kapuso, ito pong Rosario, Cavite ay matagal na ho nagtutulong-tulong dito yung mga residente dahil alam po nila na malaki ang kabuhayan nila dito sa karagatan. Katunayan nga po, meron ho sila ditong dating basura na pinagtulong-tulungan nilang malinis na sa gayon ay mapakinabangan at meron pa sila ditong mga parang sanctuary, mga artificial reef na binuhay o binuo para lamang po may pagkabuhayan. Pero sa pagkakataong ito, dahil nga po sa pangyayaring ito ay ito na ang kinakaharap na problema ng mga residente dito. Kinumpirma po ng Philippine Coast Guard na underwater pipe ng Petron nagmula ang oil spill sa Cavite. Narito po report ni Lay Alvis. Sa kuwang ito, makikita ang namumulang bahagi ng dagat ng Tanza, Cavite. Resulta ito ng dami ng tumagas na langis na naitala kahapon. Ang mga residente lumagsas sa tabing dagat. May ilang nangolekta ng tumagas na diesel para linisin ang baybayin at gamitin ito para sa kanilang mga bangka. Ang mga nangamatay na isda at iba pang lamang dagat, nagsilutangan. Ayon sa MDRRMC, nadamay rin ng 5 hektaryang marine sanctuary. Dahil naman sa masangsang na amoy ng langis, ilang residente ng Rosario, Cavite ang dinala sa ospital matapos makaranas ng hirap sa paghinga, pagkahilo, pananakit ng dibdib at ulo. Una raw nakita ang taga sa Barangay Sapado sa Rosario, Cavite. Kaninang umaga, nag-aerial surveillance sa Philippine Coast Guard para makita ang lawak ng oil spill. Napagalaman ditong apektado ang shoreline ng di bababa sa 4 na bayan ng Lalawigan. Sa kanilang pagtaya, aabot sa 500,000 litro ng diesel ang tumaga sa dagat. The Philippine Coast Guard conducted an aerial surveillance on the affected area with respect to the reported oil spill. And it appears that the shorelines affected is measured from the shorelines of Rosario going to Naik, Tanza, and Ternate. That's approximately 20 kilometers. Labis namang naapektuhan ang pangunahing hanap buhay ng mga residente sa mga apektadong baybayin. Ang mga mangingisda, ipinagpaliban ang pangingisda. Reklamo nila kahit na di naman nila hinuli ang mga isda sa parte ng dagat na may langis, di raw nila ito mabenta sa tamang presyo. Di mabili yung ano, tawad lang isang banyero, 150. E di hindi tumigil ng paglaot. Kasi baksak presyo po ang isda, imbis na mapamamahal, namura na po. Dahil sa lawak ng pinsala at epekto ng oil spill sa kabuhayan ng mga residente, nagdeklara na ng state of calamity si Rosario Mayor Nonong Ricafrente. At gagamitin natin yung ating calamity plan for cash for work. Ibig sabihin yung kanilang malilikom na diesel dito, imbis na ibenta sa ibang tao, ay aming babalyuhan halaga namin ng cash at saka bigas siguro at saka dilata. Sa ngayon, inaalam pa rin ng mga otoridad kung saan nagmula ang tumagas na langis. Kumuha na ng water samples ang PCG. Kabilang sa mga susuriin ang tubig malapit sa terminal ng Petron. Kumuha rin ng sample sa 10 tangke ng barkong MT Makisig. Agad itong dinala sa laboratorio ng PCG headquarters sa Maynila. Sa isang pahayag, kinumpirma naman ng Petron na may naobserbahang nakalutang na langis malapit sa MT Makisig na pag-aari raw ng kanilang third-party contractor matapos magdiskarga ng diesel sa kanilang terminal sa Cavite. Nag-deploy na rin sila ng response team at nag-abiso sa lokal na pamahalaan at PCG. Sa kanilang inspeksyon na isinagawa, lumabas na hindi nakitaan ng anumang pagtagas ang kanilang pipeline. Ang MT Makisig naman, iginiitin sa PCG na hindi nagmula sa kanila ang oil spill. Lay Alvis, GMA News.